Ang nilalaman ng ating video. Where the string goes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bika. Mula sa kababalaghan sa loob ng haunted sanatorium, ang agresibong aswang o jin sa Saudi Arabia hanggang sa aswang sa underground, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang Indiana State Sanatorium ay isa sa itinuturing na extremely haunted na lugar sa buong Amerika. Kaya naman ang YouTube channel team na Project Fear ay hindi nagdalawang isip na pasukin ito upang imbestigahan. Sa pagpasok pa lamang ng team sa loob ng sanatorium, ay agad na silang nakaranas ng mga kababalaghan sa lugar. I hate when we read the packet and stuff starts happening. Bro! What was that? Makalipas lamang ang ilang sandali, ang isa sa kanilang crew ay nakarinig naman ng mga boses mula sa dilim. I'm hearing people. Dito ay na-realize nila na hindi pala sila nag-iisa sa lugar. Habang kinukuhanan ng team ng kanilang thermal camera ang labas ng building, dito ay may nahagip ang kanilang camera ng hindi inaasahang pangyayari. What the Sa loob naman ng sanatorium, ay nagsagawa ang team ng estate session, subalit dito ay bigla na lamang may nakitang kakaiba ang isa sa crew sa may pintuan ng kabilang room. I just saw something move, like a shadow right in the room Dakota's by. No way. Dude, film that room quick. Right there, in that room, right next to Dakota. Kahit pa man hindi nahagip ng camera ang kanilang nakita sa dilim, dito ay sinabi nila na may nakita silang entity sa room na ito. Sa kasamaang palad, ang camera na nakatutok sa nasabing room ay hindi nahagip o nakita ang nasabing figure o nilalang na ito. Subalit kung pagbabasihan ang reaksyon ng kanilang mga muka, ay tila nga nakakatakot ang nilalang na ito na kanilang nakita mula sa dilim. Si Chris ng YouTube channel na Urbex Hill ay solong papasukin naman ang isang abandonadong Obadan High School na matatagpuan sa Cleveland, Ohio. Nang dumating si Chris sa loob ng nasabing abandonadong eskwelahan, dito ay agad siyang nag-set up ng infrared cameras sa paligid nito at nagsimula na siyang mag-explore sa loob ng school. Hindi pa man siya nagtatagal sa nasabing lugar, dito ay napagtanto niya na hindi pala siya nag-iisa, nararamdaman niya na may kasama siyang ibang tao o nilalang ang nagmamasid sa kanya. Yeah, somebody's here. Someone's gotta be here. Maririnig ang mga ingay malapit lamang sa kinaroroonan ni Chris, agad naman siyang nakaramdam ng kaba, subalit kahit may takot na nararamdaman ay ipinagpatuloy niya pa rin ang pag-e-explore sa nasabing lugar. This is where the string goes.
Listen. Holy sh**. Wait a minute. This wasn't like this before. Oh crap. Maririnig sa video ang mas maraming ingay mula sa paligid na malapit lamang kay Chris. Nang kanya namang hinanap ang pinagmumulan ng mga ingay na ito ay wala naman siyang nakita. Nang makita naman ni Chris ang isang malaking metal na pintuan na nakalagay sa isang area, nang bumalik muli siya dito ay laking gulat niya na nakatanggal at nakasandal na ito mula sa isang tabi. Kaya naman nang ma-realize niya na hindi lamang siya nag-iisa sa nasabing lugar, ay minabuti na lamang niyang tapusin na lamang ang pag-e-explore. Subalit nang kanya nang pinapanood ang kanyang static IR cameras na nakalagay sa paligid ng building. Dito ay nagulat at natakot na lamang siya sa kanyang nakita. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang white figure na nakuhanan ng isa sa camera ni Chris mula sa bintana. Sa ibang lugar naman kung saan may nakalagay ding IR camera. Dito naman ay may nahagip ang kanyang camera ng isang misteryosong dark figure na makikitang tumakbo ng matuli na maaaninag mula sa salamin na pintuan. Maraming mga viewers ang sumang-ayon kay Chris na tapusin na lamang niya ang isinasagawang pag-e-explore dahil sa posibleng kapahamakan na pwedeng mangyari sa kanya. Marami din ang naniniwala na ang nakuha ng kababalaghan ni Chris sa loob ng abandonadong eskwelahan na ito ay isang paranormal. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa karanasang ito ni Chris? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Si Ian mula naman sa YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay nagsagawa naman ng imbestigasyon sa isang sementeryo na sinasabing pinagpapakitaan ng isang mapaghiganti at mapangahas na espiritu ng bata. Upang masubukan ni Ian na makipag-communicate sa espiritu ng batang ito. Dito ay naglagay siya ng laruan upang maging offering para sa kanyang goodwill para sa batang multo. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang magiging reaction ng batang multo sa kanyang gagawin na offering. I set it there for you. If you like that teddy bear, could you move it? Could you move its arm? Just to keep in mind that the wind is blowing, and that is what's causing that to move right there. Oh, I mean, put this K2 meter next to him too. Oops, I almost knocked him over. You don't have to be shy. I'd just like to be friends with ya. Would you like to be friends? I thought I heard something. Sa kabila ng kanyang pakikipagkaibigan at pagbibigay ng offering sa nasabing batang multo.
Dito ay nakatanggap siya ng reply mula sa batang multo ng isang nakakakilabot na boses na nagsasabing, "No." Nang marinig ang nakakakilabot na bulong, dito ay nagsagawa naman siya ng investigasyon mula sa tree line gamit ang kanyang mga equipment at camera. Sinasabing ang lugar na ito ay dating pinagpakitaan ng isang black canines na aso na ayon sa mga visitors na nakasaksi dito, ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula mula sa kakahuyan na ito. Subalit habang nag-e-explore si Ian sa madilim na lugar na ito, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang tunog na tila ba nanggaling sa isang aso. Pagmasdan at pakinggan ninyong mabuti. What? Matapos ang nakakakilabot na pangyayaring ito, dito ay naniniwala si Ian na totoo nga ang sinasabing urban legend tungkol sa nagmumultong aso sa mapunong sementeryo na ito. I feel like I feel you moving around. What? Oh my God! That was right back here. That was her from behind me. Holy. Do you want me to leave? I suddenly feel really unwelcome here. I am shook by what sounds like a little boy's voice saying, "There is no reason for a child's voice to be heard from anywhere, for I was completely alone in this cemetery." Matapos ang isinagawang pagbisita na ito ni Chris sa libingan ng batang ito, dito ay nakarinig siya ng nakakakilabot na ingay na pinaniniwalaan niya na galing ito sa isang bata, subalit wala namang siyang kasamang bata ng mga oras na iyon. Nang hinanap niya ang pinagmumula ng nasabing boses o ingay, ay ito ang nakuhana ng kanyang camera mula sa kanyang paligid. Pagmasdan ninyong mabuti. Between these two trees, you can see this strange face-like anomaly peering out. Its height is rather short, much like a young child. In the photo taken after it, you can see that the face has completely vanished. All three of these captures line up with the description of the ghostly boy, leading me to believe more and more in this urban legend. Makikita sa video ang tila ba isang mukha ng bata ang nakuhana ng kanyang camera mula sa likod ng isang puno na malapit lamang sa kanya. Makikita rin sa video ang paggalaw ng laruan na nasa tabi lamang ni Ian, indikasyon na nasa paligid lamang ang espiritu ng batang multo. Ang tanyag na ghost hunter adventure na si Ala ay pinasok naman ang dalawang magkaibang bahay na sinasabing haunted house na matatagpuan sa bansang Saudi upang magsagawa ng investigasyon. Ang nasabing nakakatakot na lugar na ito ay tinatawag nilang Hope the Cursed Land. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nang makita ni Ala na nagbukas at kusang nagsara ang isang bintana, ay agad niya itong nilapitan at tiningnan ang loob nito. Nang pumasok naman si Ala ng ibang bahay, dito ay nakakita siya ng isang malaking water tank na nasa flooring. Sinubukan niya itong iusod subalit likas itong mabigat. Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Nang matapos namang mapasok ni Ala ang isang room, nang lumabas na muli siya, ay laking gulat niya nang biglang gumalaw at lumutang sa hangin ang napakalaking water tank na nakita niya kanina nang papasok siya sa loob ng isang room. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. من شر ما خلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أوف أوف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Dala ng takot ni Ala ay umalis na lamang siya sa bahay na ito. Ano mataro na nasahab ya akwan ng muhamara? Ano wallah al-azim jat ni taqa silbiya kawiyya. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الفم انسحب يا اخوان خلاص Nang papasok naman siya sa isang room, dito ay bigla naman sumara ng malakas ang pintuan nito. Ang video namang ito na unang in-upload at nag-viral sa Facebook, na kung saan, ay makikita ang isang nakakatakot na kababalaghan, sa una ay hindi makikita kung ano ang tinutukoy na nakakatakot na bagay na ito, subalit kung inyong pagmamasdan mabuti ang nasa likod ng matandang babae na nakakulay itim ng kasuotan, ay makikita ang tila ba isang misteryosong muka. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang nakakatakot na muka mula sa balikat ng matandang babae na ito. Bagamat visible ang muka o itsura ng nasabing figure, ay wala naman makapagsabi kung ano ang eksaktong nilalang na ito mula sa balikat ng babae. May nagsasabi na maaaring isa lamang itong mannequin o di kaya ay simpleng pardalya lamang ito dulot ng liwanag na tumatama sa kurtina na nasa likod ng babae. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Isa nga ba itong kababalaghan? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral ang nakakatuwa ngunit nakakatakot ding video na ito sa TikTok na may milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, habang tinitingnan nila ang isang silong o underground, lingid sa kanilang kaalaman ay may mga naninirahan pala ditong mga kakaibang nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.